samahan nyo akong i-review tong camera na binili namin. Sobrang tag dito, guys. Ito yung gamit ko kapag nagpipicture ako dito. I-share sa inyo kung gaano ka-astig at gaano ka-convenient gamitin. Charan. Ito yung button niya. I-slide mo lang siya. I-slide mo lang siya kapag magpipicture ka. Ang kaibahan nito sa ibang DSLR camera, kapag pinipindot mo siya, ganyan. Halimbawa, hindi nga pala halata eh. Kapag gabi, pag pinindot mo siya, yung flash nitong camera na to, hindi siya basta-basta napapatay. Kailangan mo munang pindutin yung button para ma-off yung flash. Another one is, yung strap niya pala, yan, maiksi lang at saka may extra pa dito. Pwede mo din siya ilagay dito para kapag tinatamad kang humawak ng camera, gaganyanan mo na lang. Para lang to sa may matatag na ilong. Kasi sasandal mo lang yan sa bridge ng ilong nyo. Ganyan. Yan. Pwede mo din siyang isuot dito. Ibang-iba siya sa ibang camera. Kasi yung straps niya din. Yan, maiksi lang. Bibit-bitin mo ng ganyan lang habang naglalakad ka. Hindi masyadong delikado. Kung mag-next ka naman ng mga videos at saka mga pictures na kinapture nitong camera mo, yung pindutan. Yan. Ibababa mo lang siya. Yan. Ibababa mo kung ni-next ka at saka kung previews. Ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kaganda yung kuha nitong mga picture. Ang pangalan nitong camera na to, guys, is Canon MMT D2020. Ngayon, explore na natin kung gaano kaganda tong camera na to. Pipili na tayo sa mga halaman ni Mama ng gagamitin nating subject para picturean. Pagkahinit, guys, so napili kong maging subject for picturing itong bulaklak ng mama. Yan, picture na natin siya. Huwag niyong kalimutan na kung bibili kayo ng gantong camera, ito yung button niya. Okay ba yun? Pakita ko naman sa inyo kung gaano quality ang video nito. So ngayon, bibidyoan natin yung aso ko. Ito. Ito. Ipapakita ko rin sa inyo ngayon kung gaano kaganda yung video picture na nagawa ko kanina. Ito na.